Magandang araw mga kalakwatsers! Ito na yung inaabangan nyo na part 2 ng ating paglalakwatsa sa St. Tierra's Farm, Barangay Matawi, Dingalan, Aurora. Doon sa unang video ay ipinakita ko ang reception area nila doon sa baba at kung paano tayo nakarating sa pinaka main area ng St. Tierra's Farm. Sumakay nga tayo ng 4x4 pickup. At ipinakita ko rin sa inyo ang ilang bahagi ng kanilang farm na tinagurian ding The Valley of Aurora at Hidden Paradise of Dingalan. Ngayon naman ay titikman natin ang inihanda nilang pagkain para sa atin. Ang kakaibang straw na ginamit natin sa pag-inom ng buko juice. Pagkatapos ay aakyat tayo sa Amazing 7 View Deck. Sisilipin natin ang kanilang mga accommodations at makikipag-usap tayo sa may-ari ng St. Tierra's Farm. Kaya kalakwatsers, kung ready ka na, tara na sa St. Tierra's Farm! Dahil malayo-layo nga ang ating nilakad at tayo ay napagod, pinawisan din ay iginayak nila ang una nating iinumin ang sabaw ng buko. Ganito ang paraan ng paghahanda nito. Yan. Ano pala niyo kuya? Si kuya RG. Siya ang isa sa mga nag-serve dito. Ang gagawin niya ngayon, magbibiyak siya ng buko. Tingnan natin kung anong style ang pagbibiyak niya. Yan. Dato po, kailangan na po rito. Wow, ang sarap oh. Fresh na fresh. Oh, ang sarap. Oops, teka. Hindi nga pala sila gumagamit dito ng plastic na straw. Kaya tuturuan tayo ni Sir Albert kung paano na ang dahon ng niyog ay magagamit natin bilang straw para mainom natin ang sabaw ng buko. Eto, panoorin natin. Okay, para makagawa tayo ng straw made of coconut leaves, kailangan po natin siyang lagyan po ng bilot. Okay, magkakaroon po siya ng butas. Paano? Dalawa po ang kanyang dahon. Yung isa po ay bibilot po natin hanggang sa may tingting para wala po siyang singaw. So, ganito po gagawin. Ibibilot nyo lamang po. Ayan. O, pag nakarating na po siya sa may tingting. Ayan. Nagawa na po ba? Okay, ganito na po ang inyong mga dahon ng inyog. Gagawin ho natin siya straw, tatalian ho natin. Nagamit pa rin po natin ay dahon pa rin po ng inyog. So, ganito naman po siya. Ayan, paiikot-ikot lang po natin. Ayan, paiikot-ikot lang ho yan. Ayan, paikot-ikot lang po ng paikot-ikot. Sabi nga po sa kanta, paikot-ikot lang. Na kung minsan, hindi mo namamalayan, pinaiikot ka na lang. Siguro ganyan ang ginawa niya kay Ma'am Sam Albert, ano? Napaniwala ko po sa aking mga pangarap. Ayan. Dahil na totoo po, siya lang po nagtiwala sa aking mga pangarap. Ayan. Tapos ibubuhol. Yes po. Yung last scroll po, ibubuhol natin pa. Balik sa dulo. Ayan, uulitin ko po yung last scroll. Ayan. Yung last scroll po, ay isuot po natin doon sa huling bahagi and then hilahin nyo lang po pataas. Ayan po, meron na po kayong organic straw made of coconut leaves. Ayan. Dahil bawal ang plastic. Bawal ang plastic. Yes. Actually po, in St. Tierra's Farm, we practice and implement leave no trace and clean as you go principle. Yeah, clay go. Clay go po. Thank you. Matagal na akong umiinom ng sabaw ng buko at talagang paborito ko ito. Pero ngayon, first time ko na gagawa ng organic straw. Gawa ito sa dahon ng niyog para mainom ko ang aking buko juice. Sa paglalakwatsa ko dito sa St. Tierra's Farm, ito na siguro yung pinakagusto ko, pinakamemorable, talagang natuto tayo. Talagang first time ko na maka-encounter ng ganito. Travel learner eka nga.
Itong paggamit ng organic straw, magandang innovation ito. Totoo nga naman na ang straw, saglit lang talaga natin gagamitin, pero kung plastic at hindi organic ang ginamit nating straw, ay magiging matagal-tagal na basura ito sa ating kapaligiran. Kaya sana ma-adapt ito ng iba pang mga kainan, accommodation, mga resort at hotel, lalo na dito sa Aurora na kung saan maraming buko. Saludo ako kay Sir Albert at kay Ma'am Zen. Kahanga-hanga po kayo dahil sa idea na ito. Sana marami pa po ang gumaya sa inyo. So refreshing talaga ang pag-inom ng buko juice, at konting saglit lang ay inihanda na rin nila ang mga pagkain ating kakainin. At narito nga ang kanilang mga pagkain inihanda para sa atin. Bago tayo magpatuloy ay dumako muna tayo sa ating segment na Question and Answer, na kung saan ay maaari kang manalo ng Sursa merchandise o ng 100 pesos GCash. Ang ating mga tanong ay mula sa ating previous video. Kaya kung napanood mo na ito, siguradong masagot mo ang mga tanong sa video na ito. Ito ang ating tatlong tanong. Una, ano ang tawag dito sa nakasuot sa aking ulo? Pangalawa, ano ang tawag sa ganitong uri ng pagtatanim? Pangatlo, ano ang pangalan ng mag-asawang may-ari ng San Tierras Farm? I-comment nyo lang ang inyong sagot sa baba ng video nito sa comment section, at i-follow nyo na rin ang ating Facebook page na Sir Sam TV. Abangan ang ating live na kung saan doon natin i-announce kung sino ang nanalo sa ating question and answer. Now, let's go back to our video. Meron sila rito binakol. Binakol ay tinola with a twist ito. So yung tinola, ginamit siya ng sabaw ng buko. May manok din, pero sabaw ng buko ang ginamit, hindi tubig. Welcome to San Tierras Farm. Ang San Tierras Farm ay matatagpuan sa Burok 1, Sitio Agusis, Matawe, Dingalan, Aurora. Ano po ang matatagpuan o makikita po ninyo dito sa San Tierras Farm? Ang San Tierras Farm ay nag-o-offer po kami ng mga bagay na wala po sa siyudad. Kami po ay ino-offer po namin ang ganda po ng kalikasan. Sa San Tierras Farm niyo po matatagpuan ang intense connection with nature. Kasi sa San Tierras Farm meron pa kaming hiking, trekking, forest bathing, swimming sa natural pool, at ang aming mga swimming pool ay nanggagaling mismo sa kagubatan ang kanyang tubig. Manggagaling siya sa bukal. Tapos, sa amin din po meron kaming pwedeng i-offer na overnight. Ang overnight stay po sa amin nag-uumpisa sa 1,500 to maximum of 10,000 per room. Yung aming 1,500 good for 2 packs. Yung aming 2,005 ay good for 4 packs. Ang tawag po namin doon is farm villa. Yung aming family villa na kayang kumarga po ng 10 tao, may sariling pool, may sariling banyo, at the same time may sariling view deck, ay yun yung kanyang halaga ay 10,000. Pero may kasama po siyang breakfast. Yun lamang po yung maming villa na may nakapackage sa ngayon na free breakfast. Yung other villas po namin ay soon magkakaroon din po ng other packages para doon. Mayroon din po kami tinatawag na South Tour and Central Loop Tour, para ang lahat ng mga bibisita sa amin sa San Tierras Farm ay masasaksihan ang buong ganda ng bayan ng Dingalan. Kaya kami nag-o-offer ng Central Tour. Yung sa aming Central Tour ay maiikutan nyo po ang Batanes of the East. Ayan. Mapupuntahan nyo rin po ang Tanawan Falls
ang White Beach at ganyan din po ang Suwa Rock Formation. Tapos meron din po kami South Tour Package na kung saan ay makikita nyo naman po ang nagagandahang mga falls at picnic ground ng bandang south ng Dingalan. Ito po yung aming South Tour Package. Makikita mo ang Lipit River, makikita mo ang Abungan Falls at ganyan din ang Lactas Falls. Lahat ng mga yan ay maaari nyo ma-experience kung kayo ay bibisita or kukuha ng packages na inaalok namin dito sa Dingalan. Masasabi natin na kung dito kayo sa St. Charles Farm, nature at its best. Contact number po namin, matatagpuan po kami sa aming FB page, St. Charles Farm. Pakibisit lamang po ito at pakilike and share na rin po. Tapos ang aming cellphone number ay 0920-901-0118. Meron pa po kami ibang mga numbers para sa aming opisina, makikita nyo rin po sa aming mismong page. Hindi ko na naipakita sa inyo yung kinain namin, inangit at saka yung bilo-bilo. Sobrang sarap kasi kaya nakalimutan na yung mag-vlog, kinain na namin. Pero dito, isa sa mga pamimerienda sa inyo dito, yung mga native-native delicacy din. Nagaya ng mga suman, bilo-bilo, pasagawang Pinoy. Yun yung may pamimerienda sa inyo dito. Sarap. Sobrang sarap. May pangsali silang pangluto. Talagang gumagawa siya ng mga puto. At yun ang i-offer nila sa inyo as merienda. Gusto ko dito sa St. Tierra's Farm, lahat talaga Pilipino-Pilipino. Pagkain, talagang native delicacies o Pilipino delicacies, merienda. Tapos yung mga gamit nila, dahon lang, hindi walang plastic, walang mga nakakasira sa environment, so eco-friendly siyang lugar. So talagang suportahan natin ang itong mga klase ng mga resort dahil talagang nakatulong sila sa ating kalikasan. At talagang nabipreserve ang kalikasan dito, mamahalin mo talaga yung beauty of nature. Alam nyo, maraming lugar na pwede puntahan na maglakwatsa tayo, maglibot tayo. Pero palasak na, mall, mga building, ilaw na magaganda, marami na. Sasawa na rin tayo minsan doon. So maganda rin yung magandang mga lugar na gitna ng kagubatan. Talagang yung pakiramdam mo, no? Kasi lalo kung nag-swimming ka dito, maramdaman mo talaga na ikay part ng nature pagka nagpupunta kayo sa gitong mga lugar. So sana ma-experience yung experience namin sa lugar na to, sa St. Charles Farm. At talagang masusulit kayo, talagang sabihin ko sa inyo, hindi kayo magsisisi sa experience na maranasan nyo dito. Okay, so let's go. Abangan sa susunod na video ang ating pag-akyat sa Amazing 7 Butte na kung saan ay mararanasan natin ang trekking at ang forest bathing. Bakit Amazing 7? Actually, tunay nga ang ikay para iso.